For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test. So, siguro mag-try muna tayong mag-contact sa amateur radio. So, pagka wala akong ginagawa, ito yung aking pastime din. Hanap tayo ng pwedeng makausap sa ere. Actually, pwede naman yan, basta magpapalisensya ka lang sa National Telecommunication Commission. Mag-seminar ka rin sa Philippine Amateur Radio Association para ma-avail mo yung seminar nila doon bago ka mag-exam sa NTC. So ako, ito lang, minsan, pagka walang ginagawa o free time, nagra-radyo-radyo tayo. Marami ka magiging kaibigan sa pagra-radyo. So baka meron po sa inyo interesado dyan, ilagay natin sa description yung mga site na pwede nyo puntahan. So sa ngayon kasi pandemic, medyo hirap ang mga lakad natin. Pero minsan may mga webinar sila. Kaya lang kanina, hindi ko na ano yung webinar eh. Naabutan eh. So, gusto ko sana mag-upgrade from Class D to Class C. Kaya lang hindi ko naabutan. So, may mga susunod pa po niyan. Malaking bagay po yung pag-radio, actually. For emergency, minsan sa trabaho mo magagamit mo. Kakaroon ka din ng mga kaibigan. Yan, importante sa pag-radio. Marami kang magiging kaibigan dito. Ayan, hindi pa mag-assure ibangan niya. Although, misa, magpo-provide ka ng mga equipment mo, mga basic equipment mo, kagaya nitong aking mini base. Yan ang tawag niya. 20 watts lang yung ano niya, power output niya. Meron siyang antenna doon sa taas. Nakakabit. Yan yung ginagamit kong basic equipment. May cable siya dito. Ayan. Tapos meron akong antenna na nakalagay din sa ibabaw ng bubong. So later ilagay natin sa video rin yun. So ngayon, mag-attempt ako na mag-contact. Minsan, busy kasi yung mga channel or mga frequencies sa amateur band. Kagaya nito, 145.080. Ayan. So, ngayon, pakinggan natin yung lalabas din sa monitor o sa speaker. So, for the meantime, tanggalin ko muna yung isang ano dito, channel. Ayan, lagay ko lang muna dyan. So, try tayo dito mag-contact. Subukan natin sa 145.0800. So, wait lang po ah. Ayan. I-adjust ko lang yung camera. Permission to break po. Unit po dito. Take it. Magandang gabi po. This is 4 Hotel 1 Alpha Alpha Alpha. Nagre-radio check lang po. Magandang gabi po. Puno po dito. Puno. Kopya, maraming salamat po sa pag-acknowledge. This is ano po pala, Marshall from Taguig City. Pero andito ako ngayon sa ano, sa Imus Cavite. Pwede ba malaman yung call sign po ninyo? Copy, isip ko na yung call sign sa gaita. Ayun, copy, oh, ako na yun, magandang gabi. Oh. Ayun, salamat po sa pag-acknowledge. Kaya pala, booming din, malakas din po yung ano rito sa akin. Audio, although wala akong pansukat ngayon. Pero based on quality tsaka sa signal po, maayos po, readable po. Okay. Go ahead po dito. May animal po po. Gabi yun lang po, no? Traffic na. Actually, demonstrate lang din ako dun sa anak ko eh, para ma-encourage po na mag-radio. Anyway, kuneha, maraming salamat. This is 4 Hotel 1, Alpha Alpha Alpha, 73. Request po dito. So yun, copy, naka-contact tayo ng isa. Diesel, negative talaga.
Although minsan may mga ano na kasi sa amateur mostly. Kayo una nag-register, ang mabul nga lang. Kagaya nung ginamit ko yung correction alpha-alpha, yun yung amateur call sign ko. Pero minsan pwede kang gumamit ng nickname. Kaya lang sa pag-radio kasi totoong image mo rin yung nandyan. Totoong image mo rin yung nandyan sa radio talaga. Actually, pwede mong sabihin yung pangalan mo. Anyway, safe naman sa pag-radio. Depende na lang sa inyo kung paano nyo i-handle ng maigi yung identity nyo. Pero most of the time, since mga lisensyado yung mga nag-radio, ano naman po yan? Safe naman po kayo dyan. So, yun lang. Basic demonstration lang. From contact, si Cunejo. From Tagaytay. Although hindi natin nakuha yung exactong amateur call sign niya. Pero mostly, alis mga lisensyado naman po yung nandiyan dyan. Nandun po siya sa Tagaytay City. So, while ako naman, nag-smitig dito sa Imus Cavite. Medyo malapit lang siya, kung totoosin. Pero, may antenna kasi akong ginagamit. Meron din siyang base doon. Possible yan. May base radio siya doon. So, big factor na nasa mataas yung lugar, yung propagation, yung modulation niya, malaki yung chance na makapag-usap kayo. Minsan mag-try tayo na malayo ang makausap natin. So, from subukan natin from dito sa Imus Cavite going to Taguig, try natin mag-contact doon. So, yun lang po. Maraming salamat po sa inyo.